And also, can you give us a brief background on Imposterota as well? And also, of course, tell us also about your fiction cover. Is it John? Yes. Which I still go through every now and then. Yes. So right now, I've been busy with Impostora. And Impostora is about Nympha and Rosette. Nympha is a nice one, it's a very sweet one. But she was born not that beautiful. So, hindi talaga siya kagandahan. Pero sobrang maganda naman yung kalooban niya. And the other one is Rosette. Siya naman yung maldita, self-centered, masama yung sandali. Talagang sarili niya lang yung iisip niya. So, itong Impostora, marami kang kumukuha kwento. Aral dito. First, from Nympha. Siguro, it's my everyday struggle also. Na every day, I get, let's say, I get negative comments from my social media account. So same with Nympha, na si Nympha, kinukutya siya, ginajudge siya by the physical appearance, by just how people see her. Pero in reality, hello? Ay, hindi talaga echo. Pero in reality, sobrang, ang goal niya lang naman talaga, mapasaya yung pamilya niya, mabuhay sila ng nanay-nanaya niya. Yun lang naman talaga yung goal niya. Pero lagi siyang kinukutya ng mga tao. With Rosette naman, may problema siya sa sarili niya. Kumbaga, ang hinahanap niya naman, parang attention, na gusto niya nakikita ng mga tao sa kanya na may mabuti rin siyang kalooban. Pero dahil nga may ugali siya na hindi maganda, ginajudge din siya agad. Pero meron namang story behind dun sa pagiging masama yung ugali niya. So, mag-evolve siya dun sa dalawang characters na gagampanan ko pareho. Kaya nga, meron akong character na naka-prosthetics. But si Nympha, siya yung magiging impostora. Dahil si Rosette, gusto niyang magpanggap si Nympha sa buhay ni Rosette. Kasi hindi gusto ni Rosette yung life niya. Parang, dahil masyado siyang self-centered, parang ang dami niyang gustong baguhin. Parang habol niya lang pera, ganyan. So si Nympha, magpapanggap siyang Rosette para gampanan yung buhay ni Rosette na ayaw ni Rosette. So something like that. So first time ko rin to be paired with Rafael Rosell and Ryan Eigenman. So si Rafael, siya yung asawa ni Rosette. Pero ang gusto ni Rosette, si Ryan Eigenman. So parang ganun yung kwento niya na talagang mag-evolve siya ng dalawang character and may kita mo yung differences nila na kung paano mabuhay si Nympha as herself and si Rosette as herself and Nympha pretending to be Rosette. Something like that. So medyo mahirap siya for me kasi ilang beses namin inuulit yung eksena kasi nakakaharap kami eh. So, sabi ko nga, kausap ko lang lagi, wala. As in, air lang yung ka-actingan ko dahil kausap ko rin yung sarili ko. At the same time, it's quite hard for me to portray Rosette dahil it's something new to me. It's something new to me to do kontrabida, which I think I haven't done never talaga. As in, hindi ko talaga siya nagawa. Minsan, may pasunod-sunod naman sa ibang soaps ko. Pero ito kasi, talagang kontrabida. So, hindi ako sanay lang nananakit ako ng mga bata, ganyan. Kasi may family rin si Rosette, eh, na talagang very self-centered. Yun. Ano pa ba? Ano ba yung question? About FHM naman. My most bad.